Magandang araw, Laguna. Isa na naman pong episode na hitik sa kwentuhan ang sasalubong sa inyong mga linggo ngayong araw ng Lunes. Ngayong umaga po, dalawang bagay o dalawang topic po yung ating pag-uusapan. Una na po dyan, may kinalaman sa ating nakaraang episode. Tungkol pa rin po ito sa sektor ng edukasyon. Dahil nga po kasi sa pandemya, yung mode of delivery po ng ating mga lecture o mga leksyon sa mga paaralan sa buong bansa ay padadaluyan na sa pamamagitan ng remote o distance learning. Kaya naman po meron tayong ilang mga guro na hindi na lamang pagiging guro yung gagampanan nilang role dahil sila rin po ay magiging mga broadcaster na. Kung paano po ito at kung ano yung kanilang mga preparasyon para dyan, ayan po ay ating pag-uusapan maya-maya lamang. Bukod po dyan, kakamustahin din natin at pag-uusapan ang lagay ng populasyon ng Pilipinas sa ngayon. Alam niyo po ba na as of yesterday, September 20, ang Pilipinas po ay nagtala na ng 109,068,065 na katao. Ayan po ay base sa Philippine Population Clock. At base po sa projection, mukhang lolobo pa po ang numerong ito. Palagay niyo po may kinalaman kaya ang pandemya sa paglobong ito ng numero ng populasyon natin. Malalaman po natin, makikipagkwentuhan naman po tayo mamaya sa PopCom o yung Commission on Population and Development. Good morning po, ako po si Grace. Samahan po ninyo ako at pagsaluhan natin ang magandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan dito sa Laguna. Magandang umaga muli, Laguna. Welcome nga po sa programa. Binabati po natin yung mga nakatutok sa atin live na live sa ating official Facebook page, facebook.com/ditosalagunatv. Ganon din po sa mga nag-aabang sa atin sa Community Cable Channel 8. Yan po ay tuwing Sabado sa ganap na alas 10 ng umaga. Ilang updates at mga paalala lamang po. Ang Pilipinas po as of today ay nagtala na ng 286,743 confirmed cases. Mula po dito, ang aktibo ay 51,894. Ang Laguna naman po as of yesterday ay nagtala na ng 3,002 active cases. Kalamba po ang may pinakamataas na numero ng aktibong kaso sa 720. Ito po ay base sa Laguna Provincial Health Office. Patuloy po ang pagpapaalala ng ating programa, no? Kayo po ay manatili sa inyong mga bahay. Stay at home po kung wala namang importanteng gagawin sa labas, kung hindi naman po kailangan magtrabaho sa labas o kaya ay mamili ng mga essential goods. Ganun din po, iwasan po ninyo ang pagpunta sa mga pampublikong lugar, kagaya na lang po ng tourist spots, dahil po mas mahalaga ang inyong safety at ang inyong health at ganun na din ang mga taong nakapaligid sa inyo kesa sa po sa mga pictures o mga video na maipopost ninyo sa social media. Ganun din po, patuloy tayong sumunod sa iba pang health protocols. Ipagpatuloy natin ang social o physical distancing, magsuot ng face mask, face shield, at maghugas din po ng kamay with soap and water regularly. Idagdag na rin po natin dyan, magvitamins, kumain ng masustansyang pagkain, at mag-exercise na rin. Ayan, nung nakaraang Lunes po, yung ating ang pinag-usapan ay may kinalaman po sa sektor ng edukasyon. Naging bisita po natin dyan si Sir John, si Mommy Charmy, at saka si Roy, isang guro, isang magulang at isang estudyante na student o youth leader din. Ibinahagi po nila sa atin yung kanilang paghahanda, adjustments at first-hand experience na rin sa kung ano nga ba itong distance o remote learning. Ngayon pong umaga, kagaya nga ng nabanggit ko kani-kanina lamang, tungkol pa rin po sa sektor ng edukasyon yung ating unang pag-uusapan. Dahil nga po, ang ating mga guro ay magiging mga broadcaster na rin. Kaya naman po, para maikwento sa atin kung ano nga ba ang kanilang ginagawa sa pagpaprepare at kung paano nila ito gagawin, makakasama po natin ang isang teacher broadcaster mula sa Pagsanhan, Laguna. I-welcome po natin sa programa si Sir Sherwin Abulensya. Good morning, sir! Sir Sherwin, good morning po! Magandang magandang araw po sa inyong lahat!
Ay, wow. Greeting ba lang ni sir, pang broadcaster na nga. Mamaya sir, manghihingi ako ng sample sa inyo, ha? At sige lang po. Ayan, sir, umpisahan muna natin. Bago tayo tumutok dun sa pagiging broadcaster nyo, meron kaming curious question. No? May napansin kasi kami. Kasi po, kayo ay galing sa Pagsanhan, Laguna. Tama? Opo. Pero yung school na pinagtatrabahuhan nyo, iba yung pangalan. Pinagsanhan Elementary School. Sir, pwede nyo bang i-share bakit ganun yung pangalan ng school ninyo? Okay, ang school po namin ay kapag magmumula sa Quezon, yun po ang pinakaunang barangay, yung pinagsanhan po. Then, meron pong alamat na tungkol po dun sa pinagsanhan. Kasi po, yung ilog po dun, ginawan po namin yun ng story nung pong DepEd Night dito sa aming pong bayan na kung bakit nagkaroon ng pinagsanhan. Meron po kasi nga story na yung dalawang ilog ay iisa lang. Iisa lang siya. Then, okay. Dahil sa magkapatid na si Bungbungan at si Balanak ay hindi magkasundo, sabi dun sa kwento, sa alamat, ay nagkaroon ng sanga, pinagsangahan na na ilog po. Kaya dun po nagmula yung barangay na pinagsangahan. Okay. So sir, itong elementary school ay nasa isang barangay na ang pangalan ay Pinagsanhan. Tama yes, po ba? Po. Yes po. Okay. Tapos may alamat na pinagsangahan. Okay. Nakakatuwa naman. Ganito nga pinagmumulan talaga ng mga pangalan ng mga bayan sa Laguna o kahit sa buong Pilipinas. Ano? May and, kanya-kanyang mga alamat. Oh, sir, maganda yan na nakakatuwa. Sir, makaugnay niyan. Iniisip ko tuloy, baka may kinalaman kayo sa Pilipino o sa history ang inyong tinuturo. Ano po ba yung itinuturo ninyong asignatura nung bago, sir, yung pandemic? Nung regular pa yung schooling, nung face-to-face pa, ano po yung subjects ninyo? Okay, nung bago po ako mag-audition sa DepEd TV ay grade 3 advisor po ako. So, regular teacher po ako, may mga may advisory class, nagtuturo kagaya din ng iba po. So, advisor po ako. Okay. Sir, pag ganun, iba-ibang subject yung inyong hinahawakan, tama ba? Okay, apo. So, nung grade 3 teacher po ako, 8 subjects po ang handle ko po. Wow, ang dami, sir. Ganun pala yun. Nakaanagulat ako. Akala ko, halimbawa, kasi parang sa high school dati, kapag may teacher sa English, English lang yung tinuturo niya sa lahat ng ano, lahat ng mga klase niya. So, apo, meron din po kasing ano, sa ibang school may departmentalize ayon sa kung anong subject or major mo nung college. May ganun pong arrangement. Ah, okay. Grabe, 8 sir. Nakakatakot. Ang dami. So sir, ngayon na bilang isa na kayong TV teacher broadcaster kasi meron ding sa radio, no? Ano na po yung subjects na tinuturo nyo? Lahat pa rin ba yung 8 at para pa rin ba sa grade 3 o meron na lang piling subjects? Ngayon po na dahil nasa DepEd TV po ako, kung ano po yung tinuturo ko sa DepEd TV, grade 4 aralin panlipunan, yun na lang din po ang ituturo ko sa mismong school ko po na grade 4 aralin panlipunan. Okay. Sakto sir yung itatanong ko nga kasi iniisip ko kapag ka ba teacher broadcaster ka na, yun na lang yung focus mo, hindi ka na magtuturo sa school mo. Yun pala, parehas mo pa rin gagawin. Opo, may ganung scenario pa rin po. Okay. Sir, matanong ko lang, no? Kasi diba ang mga guro, lalong-lalo na sa public school, sobrang dami nyo nang ginagawa sa totoo lamang. Ang dami nyo nga pinaghahandaan, ang dami nyo ring requirements na kailangan ipasa, at talagang yung oras nyo ay nagugugol sa pagtuturo. Bakit po naisipan ninyo na mag-audition pa sa pagiging teacher broadcaster? Meron po ba kayong background na dati? Kwento nyo naman, sir. Yun. Kasi po, pangarap ko talaga yung parang magsalita-salita. Yung gusto ko yung masyado akong... Mahilig kasi talaga ako mag-share. Kasi po, yung pangalan ko, Sherwin. So, share, bahagi, win, panalo. So, the more na nag-share ako, nararanasan ko po yung parang panalo ako. Kaya, Sherwin. Yun po yung tumatak sa isip ko. Then, dahil pangarap ko nga po yun. Kasi dati po nag-audition ako sa singing contest, eh hindi naman pinapalad. So nakita ko po na parang hindi ako para sa mga singing contest. So naisip ko, may plano ang ibang Lord. So yung pong nag-audition ako, sabi ko din sa mga co-teachers ko, uy, gusto ko to, pangarap ko tong makapag-audition sa ganitong level. So ayun po, sabi ko, tulungan nyo nga po ako.
nagpatulong po ako, taga-video, taga-correct kung mali yung ano. So, nag-audition po kasi yung gusto ko pong makatulong sa mga bata na through TV, na makapag-share kung anong nalalaman ko, kung paano ko gustong mag-uwi ng turo. Kasi nung nagtuturo po ako sa private school, medyo ang style ko po ng teaching ay magpalaro. Mm-hmm. So, kahit ngayon naman pong sa public na nagtuturo ako, gusto ko pong yung masaya, learning is always fun. So, naisip ko po na dalhin sa TV or magkaroon ng idea na game show ang datingan ko. So, yung episode ko po ay parang medyo game show ang datingan. So, yun po yung naging usapan namin ng executive producer ko. Kaya, yun po. Gusto ko po na parang learning is fun talaga. So, yun po yung naging goal ko na parang hindi lang basta learning na okay, aral-aral, kundi maging masaya sa pag-aaral. Feeling ko ang sarap maging teacher ni Sir Sherwin. Para magiging fun nga yung klase. Sir, napag-usapan din natin kani-kanina off the air. Bukod dito, meron kayong background, sabi niyo, ng college. Nag-broadcast din kayo? Tama po ba? Opo. Sumali kami nung section namin ng department. Sa department lang po namin yon, sa education department. So, sumali po kami magkakaklase. So, ang laban-laban po ay year by year ng education. So, thank God, nanalo po kami. Wow. Belated congratulations. Ito ay sa radyo naman yata, ano, sir? Sa radyo. Apo. Okay. Ayan, sir, kanina binabanggit nyo nga yung pag-audition. Pwede nyo bang, kasi na-curious kami, sigurado yung audience din natin, napapaisip, paano ba yung audition? Para ba yung PBB na magpapasa ako ng ano, ng picture ko, whole body picture, tapos magpo-postpose ako, magbibigay ng talent. So, paano nyo po ba ginawa yung audition, yung proseso ng audition, para maging isang teacher broadcaster? So, ayan po. Doon po sa mechanics, so magkakaroon ng, ano ba yan? Meron pong format na sinend. Meron po dapat na at least 3 minutes. 3 minutes po or 5 minutes po. Magpakilala kung anong subject. Tapos, yung unang ituturo nyo po ay yung una mismong ituturo kapag regular class na. So, subject. So, meron po kasing mga pinili doon na kung ano yung mga available. Isa sa kada subject, isa sa kada grade na ganong level po. So, tinarget. Ang una ko po talagang target ay math. So, yung na-prepare ko po ay hindi pala pang first grading. So, inulit ko po yung script ko right away. So, ang ano ko po ay araling panlipunan na. So, nagkaroon din po ng pagpapasa ng resume po. So, dun po yun nandun yung ibang data kasabay nung video, audition video po. Kaya, masasabi ko po na hindi rin basta-basta yung video kasi nakailang takes po ako. Salamat sa mga co-teacher ko na tumulong kasi, syempre, iba ang salitang punto ko po sa iba naman po ang punto sa Manila. Kaya, ulit tayo. Kaya, nakailang takes din po. Naku, naiintindihan ko yung puntong yan, sir. Bilang taga Laguna din. Iba ang ating Tagalog. Ayan, sir, bago ko ituloy yung ating kwentuhan, bago yung question, no, meron pong mga ilang pagbati dito. Sabi po, bumabati si Ma'am Vida Abulensya, si Thin Mendiola Juanta, si Eloisa Argete, at saka si Rema Babaan. Mga Babaan Goma, Nova Peña Verde Regalario. Bumabati, sir, mga ano ba to? Co-teacher, mga kamag-anak mo? Co-teachers and kamag-anak po. Ayan, ay, may pahabol pa. Go quiz daw, sabi ni Sir John Joshua Bala. Uy, hello quiz! Shout out quiz! Shout out po dyan. Ayan. So, sir, bilang, yun nga, nag-audition na kayo, meron bang, paano ninyo ipinasa? Online lang ipinasa ba itong audition video ninyo? Tapos paano nyo nalaman na tanggap kayo? Okay, so yung result ko ay nalaman namin doon sa post po ni Yusek Alain ko. So yung pagpapasa po ng video ay may Google Forms po. Doon inilalagay yung data, yung resume, tsaka po yung video. So pag pinasa po, sama-sama na. And then yung lumabas yung result, yung reaction ko po nung pumasa ng board exam, ganun din po. Kasi, ay, wow! National po kasi, edi, wow! Edi, palakpang iyak, tuwa, ganun po. So, nakakatawa lang po.
Ganun katindi, grabe, parang board exam. Dahil dyan, pumasa nga kayo, sir. Bago natin ituloy yung kwentuhan, syempre hindi naman pwede hindi kami magpa-sample. So pwede po bang bigyan nyo kami ng sample lecture siguro kung ano yung magiging lecture nyo sa inyong klase. Pa-testing naman tayo dyan. Intro na lang po. Wow. Sige po. Makabayang araw! Masaya ako na makita ka. Batang Pilipino, batang matalino, batang may respeto, handang matuto. Muli, ako si Teacher Shaw. Masaya ako na makasama ka. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang konsepto ng isang bansa. Pero bago yan, siguraduhin na handa mo na ang self-learning module, lapis, at papel. Dahil tutukoyan natin ang mga bagay na hindi mo pa nalalaman o alam mo na. Kaya naman, tara na at lakbayin ang daan patungo sa karunungan. Ay, grabe. Sir, sa ulo mo ba yon? Hindi po masyado. Meron kang binabasa? Akala ko sa ulo mo lahat ang haba nun, sir. Akala ko eh. Ano, pero sir, mabilis ang tingin. Grabe. Gano'ng karami, sir, yung episode na gagawin mo bilang teacher broadcaster? Dahil po meron kami yung counterpart, so yung first quarter ko po, meron po akong 10 episodes. So nakapag-shoot na po ako ng 4 episodes. And ongoing po ako sa scripts ko ng 5 to 8. Kasi po may shoot ako sa Friday. Wow. Sir, teka lang. O, buti nakasingit naman kami ngayong Lunes. Ano? Sir, ano teka po? Lang. May tanong ko. Sabi niyo may script. Kayo din ba nagsusulat ng script o meron kayong mga kasamahan sa team na may writer kayo, may producer, may director, ganun po ba? Kami pong teacher broadcasters ang gumagawa ng script. Then, meron pong quality assurance dun sa mga may hawak ng expert po dun sa subject na yun, na head din po. Yung nag-QA po sa kanin si Sir Mark C. So, siya po yung team leader ng teacher broadcasters. Then, nagtutulong-tulong po kami sa mga bagay na, halimbawa, may correction, meron pong mga, halimbawa, suggestions and comments, yun po. Ayan. Sir, ang daming ano ah, ang daming mga pagbati. Teka lang. Ano yan? Nasaan na? Marie Chris Gallardo de la Cruz. Wow, Sir Sherwin. Shout out po. Nangingin ng shout out. Tapos, shout out, PS. Si Miss Andrea Romulo Bala, proud of you, Sir Sherwin. Tapos si Miss, ay, Miss si Mamenchi C. Basa, watching from Paete, proud of you, Sir Sherwin. Velus Abuelo. Ko po yun, principal ko po yun. Hello, Mamenchi. Principal yan. Ayan. Wow, ang dami-dami ah. PES is so proud of you, sabi naman po ni Ma'am Rema Babaan Goma. Hello, Ma'am Rema, Ma'am Connie. Shout out. Ayan. Sir, baka daw pwedeng makiki-adjust lang kasi nagkakaroon yata ng kaunting feedback. Malapit yata yung mic nyo sa naka-open na laptop. Wala naman po. Ayan. Ayun lang po. Chineck ko lang din. Baka kasi parang merong nagko-comment na may kaunti yatang feedback. Yon. Ay baka sa electric fan. Oo nga. Itong hirap sir din ng ano eh ng online na setup eh. Ang dami nating ko-consider din ng mga bagay-bagay. Ayan. So sir, balikan natin yung yun ba nga nung audition nyo, sabi nyo nga meron kayong format ng sinunod. In-explain din po ba sa inyo ano yung criteria na kailangan para ma-consider kayo, para makapasa kayo? Okay, okay po. Meron pong sined na 20 standards na dapat makita. So hindi ko na po tanda yung 20, pero isa sa po sa mahalaga dun ay yung personality mo pagka kaharap sa camera, kung paano madadala yung subject mo, kung paano mo sasabihin, projection and confidence, yun po yung mga bagay na tumatak sa akin. Dun po kasi sa scorecard ay 3 stages po. So una po yung audition. And then assignment. So magpapasa po kami ng assignment. Then doon po sa assignment, titingnan po nung associate producer, executive producer kung ready na po ba sa ano sa TV. Then yung third po ay paharap na po namin si Sir Paolo Bigione. So nasa kanya po ang final na say kung pasok po. So yun po, I thank God at nalampasan ko po yung tatlong stages.
Ang galing niyo, sir. Ang dami nung screening. Para ka na rin mag-aartista talaga eh. Sa totoo. Baka mamaya artista ka na, sir, after nito, ha? Huwag po kayo makakalimot. Ah, sige po. Ayan. Sir, kasi, di ba, nag-shooting na kayo. Sabi niyo, apat na episodes na. Pagkatapos ay may shooting pa ulit kayo hanggang makasampung episodes. Sa Laguna ba ginagawa yung shooting? Meron ba tayong studio dito sa Laguna or sa ibang lugar po? Dahil po medyo malapit naman, medyo malapit po ang Laguna sa Manila. So sa central office po kami nag-shoot. Sinusundo po kami at hinahatid. Kaya doon po kami sa studio nag-video po. Tapos sir, every Friday yung schedule nyo or na-adjust din? Depende po kung nakatapos na sa script. Minsan po ay depende rin sa sinasabi ng executive producer kung pwede na po ba or hindi pa. Iko-QA pa po kasi yung script. Mm-hmm. Sa bagay, matagal din yung preparasyon eh, sa pagsusulat pa lang. Sir, kayo, bilang naging, ito na nga kayo, teacher broadcaster na, meron po ba kayong ilang kilala pa dito sa Laguna na mga kagaya ninyo na teacher broadcaster din? O kahit parte ng produksyon, halimbawa ay mga researcher o tagasulat din, o kaya ay production mismo, production manager, meron po ba sa Laguna? Meron po, kung hindi ako nagkakamali, ay 9 po ata kami total. Sa batch 1, batch 2 to batch 3. So, yun po ang alam ko. Tapos yung executive producer ko po ay taga Santa Rosa, Laguna. Wow, pride of Laguna. Yan. So, 9 pala. Sir, itong 9 na ito, lahat ay teacher broadcasters. Iba-iba lang yung subject. Tama ba ako? Hindi ko lang po sure kung 9, hindi ko na po nabilang eh. Pero more than 5 po kami eh. Tapos lahat ay teacher broadcaster. Okay. Ay, ayos din pala. Ibig sabihin marami-rami din yung nag-audition. Sir, yung audition na ito ay ginawa para sa buong Pilipinas ba? Apo, nationwide. Yung batch ko po, ang alam ko po, nung batch 2. Batch 2 po kasi ako, yung nag-audition daw po ay 2,000. Dun sa batch 3, 3,000 sa batch 3 po. Wow, ang dami nga, ang dami. Ang dami palang interesadong mag-broadcast din ng mga guro, no? Sir, ayan, bilang kayo nga po, sabi nyo kayo nagsusulat, gusto ko lang kamustahin, ano po yung difference ng pagsusulat ng lesson plan at pagsusulat ng lecture nyo sa regular classes ngayon na nagsusulat kayo ng script para sa broadcast? Okay. Ngayon po kasi dahil ang scripting po natin ay more on, parang makikita ka sa TV, medyo challenging po. Kasi siya, kasi walang magpe-feedback, walang actual na sasagot, walang actual na engagement, walang actual na, yung parang, sir, clarification, mahirap mag-clarify. So, dapat po dun sa script namin ay parang clear agad dapat yung mensahe, yung message, yung subject matter mo, para at least madali pong maintindihan. Pero, di ba po pag sa classroom ay pwede mong subaybayan ang bawat isang bata, pwede mong lapitan na, pwede mong i-guide ng actual, pupuntaan mo sa kanyang upuan, ganyan-ganyan. Pero dahil po sa TV, so dapat mas appropriate, mas approachable, mas madaling sundan po yung dapat laman ng episode mo. Tama, sir. Actually, agree ako. Ang hirap, no, nung walang magsasalita ka na magsasalita, pagkatapos ay wala ka talagang makikita na reaction. So, hindi mo sure kung okay ba yung ginagawa ko, naintindihan kaya nila, okay kaya yung mga nile-lecture ko, masyado ba ako mabilis? Tama nga naman, sir, no, yung problema nyo. Sir, meron lang mga pagbati. Si Ma'am Rose Roble, happy, healthy Monday morning, watching from Bay daw po. Si Cez Abagat, sabi niya, ang galing daw po. Si Ma'am Concepcion Ferreira Baban, hello, Sir Sherwin. At hello, Ma'am Bonnie. Si Ma'am Marie-Chris Gallardo de la Cruz, proud of you, sir. Grabe, sir, ang dami niyo fans. Ang dami niyo pong fans. Sir, ayan, nakuwento niyo na, ito yung challenges bilang isang teacher broadcaster. Ito yung difference ng pag naka-TV kayo at saka yung lecture mismo sa klase. So, paano niyo po hinaharap itong challenges na to? Paano niyo siya ina-address para malampasan ninyo? Okay, dahil po, bilang isang teacher naman po, parang pinofocus po namin yung mga sarili namin na hindi lang para sa amin, kundi para sa bata, then para sa bayan. Dahil challenge po talaga siya sa sitwasyon ngayon. So
So, yung pagtutulungan po ng bawat teacher broadcaster ay nakikita yung passion. So, I can say passion yung aming weapon and readiness para mapakita kung paano po namin kagusto na makatulong sa bawat bata. So, iniisip po namin yung mga script namin, yung episode namin, kung paano po namin mapapaganda. Kasi nga po, nationwide po ito. And we want to make sure na aided po yung bawat bata sa kanilang bahay na hindi nalalabas, less risk po. So, kinatarget po ng DepEd na mas madali yung pag-deliver ng lesson na hindi maalis ng bahay po. So, passion, combination with passion and hard work and effort, yun po, magandang bagay po yun sa lahat. Sa totoo lang, saludo po talaga tayo sa mga guro, no? Kasi lahat tayo, hindi tayo mapupunta sa mga pwesto natin ngayon kung hindi dahil sa mga guro din natin. Sir, naalala ko lang, may pa-follow-up question lang po pala, no? Kasi, di ba sabi nyo kanina, may background kayo ng konti sa radio. Sir, pagka kayo ba naging teacher broadcaster sa television, may chance pa ba sa radyo? Magiging teacher broadcaster din ba kayo sa radyo o sobrang exclusive niya na hindi pwedeng maghalo? Paano po ba siya? Yung arrangement po namin sa DepEd TV kasi meron pong matatapos agad ng episode sa isang quarter. Meron po kasi base din sa ibang subject na 4 weeks lang sila i-air. So kapag natapos po, may papalit na subject na mag-i-air doon sa time slot na yon. Yung nakatapos po sa episode na na-air na ay pupunta po sa teleradyo. So, baga, makakapagpahinga ka sa TV. Kasi po, iba ang shoot ng oras sa yung pang-TV sa teleradyo. So, mas madali po yung sa teleradyo. Kasi spontaneous lang po yun. So, kung baga, makakapagpahinga yung nanggaling doon sa shoot sa pang-DepEd TV tapos sa teleradyo po. And then, dahil nga po, 3 batches, ay di meron pong counterpart kung sinong papalit. So, mas makakapagpahinga po. Sir Sherwin, meron ditong comment, oh. Umattend daw po kayo ng pa-lecture namin sa SOA. Meron daw ba kayo natutunan? May na-pick up daw ba kayo sa amin? Sino po yun? Si RJ. Si Sir RJ po ang nag-comment. Meron daw po ba kayo natutunan mula sa CDC? Opo. Na, actually, yung sample na tinginan ko po, ginagaya-gaya ko eh. Kasi in-add ko po yung group na yun. Nag-join po ako sa group na yun. Binabasa ko po. Ayun. Oo nga po kasi kami dito sa department, medyo nagkaroon din po ng kaunting bahagi yung departamento para po makatulong din sa DepEd para masana yung ating mga teacher. Sir, ito na lang. Ano-ano yung values or lessons na nakuha nyo ngayon bilang isa na kayong teacher broadcaster sa inyong journey, sa inyong pag-shooting? Ano yung mga na-pick up po ninyo? Personally po sa akin, kasi lahat po tayo ay may failures. So ako po nakaranas ng failures bago sa mga achievements na ano. Kasi, so ang natutunan ko po talaga is there is always a right time po. So si Lord po yung nakaplano sa atin. At parang kumbaga, ganito muna tayo, Sherwin, itas muna kita sa gantong bagay. Then kapag kaya mo na, meron ng greater plans. So natutuwa po kasi, syempre may mga bagay na hindi po tayo hindi natin ina-expect na failure, pero may mga bagay na ina-expect natin, hindi natin na-meet, pero may mga bagay na hindi tayo ina-expect, pero binigay sa atin ng Lord. So, ang sa akin po talaga is, there is always a right time po. So, natutuwa po ako sa Lord kasi parang talagang inaano ni Lord yung pangalan ko. Oh, sige, share ka, then nanalo ka. Share, then win. So, yun po talaga yung pinanghahawakan ko sa pangalan ko. Kumbaga po, kapag kahit saan naman po, no, kahit kaninong tao po, kasi kapag po kasi tayo nagbabahagi ng anumang meron tayo, anuman ang kaalaman natin, anuman yung meron tayo, bagay man, kakayahan, skills, knowledge, kapag binahagi po natin sa ibang tao, mararamdaman po natin na tayo din yung nakatanggap ng ibang bagay, yung kumbaga naramdaman po natin na, ah, ang sarap sa piling na nakapagbahagi tayo sa iba. So, napakaganda pong bagay at napakaganda pong matutunan na huwag po tayo maging maramat. Kumbaga, magbahagi po tayo sa lahat ng pagkakataon. Agree ako dyan, sir. Sir, may pahabol na pagbati mula po kay Ma'am Concepcion Ferreira Babaan. Go for it, sir. Yes, you really proud na daw. You really can.
Proud daw sila sa Pinagsanhan Elementary School family. Thank you, yes, family. Ang daming fancy, sir. Sir, siguro sa puntong ito, baka meron lang kayong gustong pasalamatan o nais nyo pong i-encourage yung mga kapwa nyo guro na subukang maging teacher broadcaster. Sige po. Okay, first of all, nagpapasalamat ako sa Lord kasi siya yung lagi nagdadirect sa akin. Kumbaga, kung may direct sa shooting, may direct sa buhay natin. So, thank you, Lord. And then, nagpapasalamat ko sa parents kasi supportive po sila. Sa co-teachers ko po, ang dami nila. Pero school head, kay Ma'am Connie, ay, kay Ma'am Menchi, then master teacher, kay Ma'am Connie, Ma'am Weng, Ma'am Joy, Ma'am Marites, Ma'am Irma, ang dami nila, Ma'am Chris, Ma'am Rema, Ma'am Ronali, ang dami, Ma'am Aileen, Ma'am Yulin, Sir Kenjo, Ma'am Roslyn. Sino pa bang hindi ko nabanggit? Lahat. Ma'am Rowena, Ma'am Irma. So, pasensya po ako hindi ko nabanggit. Basta 16 po kami. Nagpapasalamat po ako sa PS family dahil napaka-supportive po nila sa lahat ng oras kapag merong hindi ako naka-accomplish. And then sa mga nangangarap na hindi man sa teaching or sa teacher broadcaster, ay huwag po tayong sumusuko. There is always parang hindrance, pero yung hindrance na yan ay gawin nating parang step. Kumbaga sa hagdan mo, di ba, pataas tayo. Kumbaga tapakan mo ngayon at aangat ka ulit. So, ganun lang po. Kung merong problema, tapakan mo, aangat ka, tapakan mo, aangat ka. So, yun po. Ang galing mga message. Kung tayong basang susuko, maaaring mapagod ka, pero huwag kang susuko kasi maaari ka namang magpahinga. So, yun po. Dahil lahat po ng bagay ay kaya natin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Tama, sir. Sir, isang na lang pahabol. Proud po ako sa iyo, Tito Shea. Sabi po ni Ashley Abulensya. Ayan, at nice din po nating pasalamatan, sir, syempre si Sir Mark Anthony C. from DepEd kasi pinayagan din niya na ma-interview. Thank you. Ayan, sir. Maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong pagbabahagi ng experience at expertise, sir. Thank you po. Ayan. Hindi pa po dyan, nagtatapos ang ating programa. Mamaya po ay may iba naman tayong pag-uusapan. Magbibigay daan lang po tayo sa ilang paalala ng programa. Magbabalik po ang Dito sa Laguna. Si Peter Villachica, I'm freshman from South Cotabato at ang college ko ay College of Human Kinetics, which is HK po. Track and field po. Radio DZLB is calling for public service announcements. If your college or organization has any public service-related announcements you'd like us to post, you can email them at dzlb@devcom.edu.ph. Nagbabalik po ang Dito sa Laguna.
binabati po ulit natin yung mga nakatutok sa atin live sa ating official Facebook page, facebook.com/ditosalagunatv. Kung kayo po ay may mga mungkahi o kaya may mga questions, isulat lamang po yan sa ating comment section o kaya po ay magparamdam lamang kayo, bumati kayo dahil babatiin din po namin kayo online. Kanina nga po, yung ating usapan ay tungkol sa sektor ng edukasyon. Pero nabanggit ko po sa inyo sa umpisa na meron pa tayong isang pag-uusapan. Yan nga po ay ang populasyon ng Pilipinas ngayon na dumolobo po at dumadami ng patuloy na patuloy. Kaya naman po, makakasama natin din ngayong umaga at para makakwentuhan, ang director po, ang regional director ng PAPCOM Calabarzon. Sir, Mr. Angelito Obsena, good morning po. Welcome po sa programa. Director. Ay, mukha po nga nagkakaroon ng kaunting technical difficulty si Director. Ay, mukha po hindi pa tayo makakonekta kay Director Obsena. Kaya po, magbe-break lang po muna tayo saglit. Babalikan po natin kayo at babalikan din po natin siya. Magbabalik po andito sa Laguna. Working student ako nun sa UP, kaya alam ko kung gaano kahirap ang mag-aral ng walang sapat na panggastos para sa mga pangangailangan. Madalas, wala kang mapanghahawakan, kundi ang mga pangarap mong ayaw mong bitiwan. Naalala ko pong natapos ko ang aking college course sa gitna ng kahirapan dahil nung panahon ko, pinapayagan pa nila kaming mag-submit ng aming mga papers, short stories, mga dula at mga tula sa aming blue book, sa sulat kamay. Pero iba na ang panahon ngayon. Iba na ang teknolohiya, nasabay pa sa lintik na pandemya. Ngayong meron pong pandemya, maraming mga iskot-iska na nangangailangan ng gadget, laptop, computer, internet connection para makasabay sa remote learning education. Maraming mga estudyante sa UP ang nanganganib na bumitaw sa kanilang mga pangarap dahil wala silang pambili ng laptops, computer at internet connections. Huwag po sana nating hayaang mangyari yon. Bigyan po natin sila ng pagkakataong matupad ang kanilang mga pangarap na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral o di kaya'y makapagtapos na upang makaambag sa bansa. Tulungan po natin sila para matupad ang kanilang mga pangarap. Ang mga pangarap nila at ng kanilang mga pamilya ay pangarap din natin. Tulungan po natin sila. Yung may maibibigay, magbigay. Tulungan natin silang maabot ang kanilang mga pangarap upang sa ganon ay maasahan na ng pamilya at ng bayan kapag sila ay nakapagtapos. Sama-sama, tulong-tulong. Tayo po ay kanilang mga kaagapay. Tayo ay magkaagapay para sa UP. Kaagapay ako ng UP. Radyo DZLB is calling for public service announcements. If your college or organization has any public service-related announcements you'd like us to post, you can email them at dzlb@devcom.edu.ph.
At nagbabalik na po ang dito sa Laguna. Ayan, nakakonekta na tayo kay Director Obsena. Pero bago namin na pag-usapan yung populasyon ng Pilipinas, babasahin ko lang kasi ang dami pong pahabol na pagbati kay Sir Sherwin kanina. Sabi po ni Ma'am Menchi C. Basa, yes sir, suportahan ka namin, dito lang kami. Sabi din po ni Ma'am Zaida Flores, sir, ang galing-galing mo talaga. Si Ma'am Gina Mendoza Katimbaw naman, congrats po Sir Sherwin, so proud of you. Si Ma'am Emmy Seho Orahay, galing. At si Ma'am, si Sir or Ma'am Yulin Castillo, congrats Sir Sherwin Velus. Ayan, napakarami po nang tumuto kay Sir Sherwin at nagparating ng kanilang congratulations. Ngayon naman, pag-uusapan na nga po natin ang lumolobong populasyon ng Pilipinas. Kasama natin si Director Angelito Obsena. Sir, good morning! Good morning, Grace, at pasensya na kanina. Okay. Okay lang, sir. Yan na yan. Party po yan ang nag-o-online talaga, no? Madaming mga factors na nakaka-apekto. Sir, umpisa na natin. Bago natin pag-usapan yung mismong numero ng populasyon, ikwento nyo lang po sa amin, ano ba yung ginagawa ng opisina ninyo itong PAPCOM? Kasi po, ang Pilipino tayo po, ang naiisip, pag-usapang populasyon, ang naisip agad, census. Siguro sila yung mga nagbabahay-bahay na nagtatanong kung ilan kami sa bahay. So ano po ba yung ginagawa ng PAPCOM? Kasi hindi naman ito yung inyong trabaho, di ba? Hindi. Ang census sa PSA yan, yung Philippine Statistics Authority. Partner po namin sila. Mm-hmm. Kami sa Commission on Population and Development. Kami po yung policy making body on population. Kami po yung nagbabalangkas ng mga polisiya at nagplaplano para hindi lumobo ang ating population. Mm-hmm. Yan po yung Commission on Population. Ayun, kapares ang PSA yung nagagawa ng census, kapares ng inyong opisina. Yon, para malinaw lang po kasi nalilito din ang iba diyan. So actually, Grace, ang PSA siya yung nagbibilang ng census. Mm. Kami yung nagmamanage ng populasyon. Mm-mm. Kaya yung resulta ng census, doon namin na nalalaman kung yung aming mga polisiya sa population ay nasusunod o yung mga plano para hindi lumobo yung population. Okay. Yun. Hand in hand pala yung inyong trabaho po. Ano? Yes. Sir, last month noon, nitong August lang, ay ginunita natin o ipindiyon natin Family Planning Month. So, kamusta po ba yung naging kampanya ng PAPCOM para dito sa okasyon na ito, sa Family Planning Month? Actually, ang Family Planning is only one component program ng aming Philippine Population Management Program. Mm, okay po. So, isa lang po yon. At last month, with our partners na mga line agencies and mga LGUs, yung local government units, we celebrated yung Family Planning Month. So maraming mga activities on na ginawa yung mga LGUs, ang aming partner dito sa Calabarzon. Not only in Laguna, but the whole Calabarzon region. So nandiyan na yung pagpapabigay ng serbisyo with our partner na Department of Health. Kaya lahat po nagtutulong-tulong to provide the family planning services to our people, especially now na may pandemya. Sakto, sir. Yes. Itatanong ko nga, may pandemya. So paano niyo po paano niyo ginawa itong Family Planning Month, yung celebration niyo? Ano yung paano yung activities niyo? Kasi may pandemya tapos medyo bawal lumabas. So ano po yung actions na ginawa ninyo? Actually, aming mga partners na local government units, nag-house to house na lang kami. Mm, at okay. Limited lang kasi karamihan ng aming mga partners na mga health workers, ang kanilang focus now is to contain yung COVID-19. Kaya medyo limited talaga yung aming yung napoprovide ng family planning services. Pero tama naman sir, no? Importante yung safety, pero maganda na nagpatuloy ba rin yung inyong serbisyo, yung inyong activities. Actually, yan. Nagsuffer ng hindi katulad nung before the pandemic,
medyo nabibigyan ng servisyo, but now dahil limited lang yung mga health workers saka population workers na nagpo-provide ng family planning services, eh naging limited din yung aming accomplishment. Sakto, sir. Itatanong ko nga po sa inyo, palagay niyo po ba itong pandemya, itong pagkakaroon ng matagal na community quarantine, naka-apekto ba kaya ito, sir, dun sa pagdami ng population natin? Nako, napakalaki ng na-damage ng pandemya nito. In fact, yung UP Population Institute dito sa Diliman, eh nagkaroon ng pag-aaral ano yung epekto ng pandemic sa family planning. Actually, nung bago mag-pandemic, may 3 million ng mga yung mga kababaihan natin na may unmet need for family planning, modern family planning method. So ngayon, grumabi pa. Dati 3 million yung may unmet need, eh nadagdagan pa ng 2 million. Yung mga hindi nabigyan ng serbisyo. Na gusto nilang mag-family planning, but dahil nga limited yung services, eh dumami ngayon yung mga may unmet need for family planning. So ang nangyari nito, dumami yung unwanted pregnancies. So dati meron ng 1.8 million na unwanted pregnancies. Dumami pa ngayon na dumagdag 750,000. At ang malungkot nito, because walang serbisyo sa family planning, nadagdagan din yung mga namamatay na mga mothers. Ah. Yun ang nakakalungkot. Kasi dumagdag ng almost 600 na namamatay na mga ina dahil sa panganganak. Mm-hmm. And before ng COVID, meron ng 2,000 plus na namamatay. Mm-hmm. So, nakakalungkot. Ang isa pa yon yung sabi kong unintended pregnancies, eh dumami din na ayaw nilang manganak, nanganak, nabuntis. Mm-hmm. Bakit? Dahil doon sa pandemya. And you know, pagka additional baby o additional na papakainin mo, that's heavy, lalo na sa mga mahihirap. Tama po. Nakakalungkot talaga. Grabe sir, no, hindi lang talaga usapan ng lumobong populasyon. Ang dami pala talagang underlying na issues na naapektuhan dahil sa pandemyang to. Grabe, hindi ko talaga na-imagine. Dahil po kasi ang lumalabas lang din sa mga balibalita, basta tumaas ang populasyon ng Pilipinas dahil may connection ata sa pandemya. Pero ang dami pala ng mga issue na hindi rin masyadong natututukan, na apektado pala. No? Maganda sir na naibahagi nyo sa amin. Lalong-lalo na yung mga mahirap. Mm-hmm. Okay lang mga yaman eh. Pero yung mga hirap, to have another child na ayaw nila, that's a burden, lalo na ngayon na walang yung iba na layoff. Opo. Tama sir, napakabigat. Diba, napakalungkot. Yes. Totoo yan. Sir, speaking of unwanted pregnancies din, ano, kasi po dun sa isang panayam kay Popcom Executive Director Juan Antonio Perez, nabanggit po na ano yun, meron daw tumataas na nasa 40 to 50 menor de edad o 10 to 15 years old ang nabubuntis at nanganganak. Kada linggo, sir? Ganun karaming? Yes. Yes. Actually, bawat araw, mga nadadagdag mga 50 yata per day. Ang dami, sir. Yung mga nabubuntis na 10 to 14. Kasi ang sinasabi ni Yusek Perez the Third, yung aming executive director, 10 years ago, mga 1,000 lang ang nabubuntis na 10 to 14. Opo. And ngayon, nadoble yan. 2,000 plus na ang nabubuntis sa edad na 10 to 14. At dito sa
nakakalungkot nga, you could just imagine, 10 to 14, nabubuntis. Napakabata, sir. Napakabata talaga. That elementary lang yun. Totoo at, po. At that age. At nako. Kaya nga, ang solusyon kasi namin, nakikita namin, we need to educate our children as early as 10. You know why? Kasi doon na yung 10 and above, diyan nag-uumpisa na yung pagre-regla. Once na regla yan, mabubuntis na yan. And if we don't give them the right information, lalo nang mag-explore yan, alam mo ng mga bata, 10 to 14, we need to guide them. Yun ang hindi namin sinasabing turuan mag-sex, magturuan, no? But preparing them na ito masama, ito hindi makakabuti sa inyo pagka nabuntis kayo. Marami kaming interventions on teenage pregnancy. In fact, napapansin namin when we do inform, lalo na yung sa 15 to 19 lang, ha? 15 to 19, may mga interventions kami to just to make them aware of the problem teenage pregnancy. And also, we involve parents in our interventions. Kaya, importante kasi, based on the study rin ng UPPI, yung Population Institute, noong 2030, ilagay mo, 11% lang ng mga magulang ang nagtuturo ng parang sex education sa kanilang mga anak. And that is very important, lalo na sa parents. Kasi meron silang moral ascendancy sa kanilang mga anak. Yes. Kasi tato, yung mga parents kayo are not nahihiyang turuan ng kanilang mga anak. And they don't know how to teach them about young sex. Actually, young sex is not bad. Actually, tayo lahat tayo galing sa sex, di ba? Kung galing tayo sa sex, di lahat tayo masama kung sasabihin nila sex is bad. Tama nga naman. Actually, sir, agree ako dun sa sinasabi nyo, no? At a young age, dapat siguro da ito ay napapag-usapan kasi kapag hindi mo dinidiscuss sa iyong mga anak, lalong yung curiosity niya, tatryin niya nga, masagot yung curiosity niya sa ibang paraan na minsan naglilid nga po dito sa mga hindi inaasahang bagay na ganito. Tama ba, sir? Tama. Actually, yung based on the study ng Population Institute ng UP, ang karaniwan na pinanggagalingan ng information ng mga kabataan, yung kanilang barkada. Yung barkada nila, wala ding alam. Parang a blind leading a blind. Kaya, sino ba ang dapat magturo sa ating mga anak? Tayo mga magulang. Tayo mga teachers. Dapat with the right tools at may bigay natin sa mga magulang at mga teachers on how to teach sex education to our children. Role po namin yan. We can provide you all the tools that you need. And ito pong mga tinuturo namin sa magulang are based on mga researches. It is already proven. Yes. At yung United Nations Population Fund is our partner. Karamihan ng mga studies na ginagawa namin, mga interventions namin na ginagawa namin are based on their studies. Kaya scientific po siya. At yun naman ang importante din, sir. May basihan naman yung inyong mga ginagamit, yung inyong pagdi-discuss. Sir, tiga lang, matanong ko lang din. Kasi po, yung binabanggit niyong numero kanina, para sa buong Pilipinas po yun, tama po ba ako? Kamusta po yung sa Calabarzon o yung sa Laguna, yung number of teenage pregnancies? Mataas din po ba ang mga kaso dito sa atin? Alam niyo, nakakalungkot. Laguna is number one in Calabarzon.
Totoo ba, sir? Ito yung pinakamaraming teenage pregnancy cases. Oh, no. From 2016 to 2019, 27,000 na ang teenage pregnancy cases in Laguna. Oh, napakarami. Actually, sir, when we started collecting data from 2016, sa magandang balita naman, nagre-reduce naman siya. Ah. Oh, pero ang tataas pa rin nung bilang. Mm-hmm. Imagine mo, you're talking about mga 6,000 per year na cases ng teenage pregnancy in Laguna on the average. Ang dami, sir. Sir, dahil ganito nga yung kaso ng Laguna at siguro meron din naman ibang kaso sa Calabarzon po, ano yung ginagawang activities ng PopCom? Ano yung mga ginagawa ninyo para naman ma-address ito? Sabi nga po ninyo, medyo bumababa naman kahit paano yung numero. Ano po yung ginagawa nyo para makatulong para bumaba itong numerong ito? With the help of our local government units, ang ginagawa namin is awareness. Yun ang unang-una. Mm-hmm. Our youth should know, ating mga kabataan should know or should be aware about the issue on teenage pregnancy. Kasi once na hindi nila alam yan, hindi nila ma-associate kung gaano makaka-apekto itong teenage pregnancy sa sitwasyon nila. So we have this teenage pregnancy symposium both for parents and yung mga estudyante, and meron po kami breaking the barrier session with the parents and their children. Mapapansin po nyo, the reason why maraming teenage pregnancy cases, kasi yung magulang at yung kanyang anak ay hindi nagkakaunawaan. The parents cannot understand the mentality of our children. Mm. At the same time, yung kanilang mga anak, hindi rin nila ma-associate bakit ang higpit-higpit ng kanilang mga magulang. So, anong nangyayari? Nagre-rebelde itong mga kabataan. So, yung breaking the barrier, ang purpose po niyan is for them, we let them talk to each other. At magkaunawaan, but before that, nagle-lecture po kami sa magulang on how to understand muna yung kanyang anak at how to teach sex education. Yun namang mga bata, tinuturuan namin, bakit ba ang magulang nyo ganito kahigpit? So they understand na why their parents are so strict dahil natatakot na mabuntis sila. So napakahalaga nung nung communication pala sa pagitan ng magulang at yung mga anak para din makatulong para mapigilan ito, no? Totoo yan. It's communication. If you stop communicating with each other, yan na yung magiging problema. Hmm. Sir, at this point, bilang nasa gitna tayo ng pandemya, pero sabi nyo nga po, tuloy pa rin kahit pa paano yung inyong mga activities. Paano nyo po nakikita or ano pa yung mga initiatives na gagawin ng PopCom, lalo na po yung sa Calabarzon, para naman po magpatuloy ang inyong serbisyo sa kabila ng pandemya? Actually, challenge talaga itong pandemic. Mm. Kasi all our interventions involve face-to-face. So ngayon, since pinagbawal yung face-to-face, so through we conduct our interventions with the help of the DepEd, yung mga eskwelahan and LGUs. So ngayon we are gumagawa kami ng mga IEC materials na pwedeng ipasok ng eskwelahan in some of their subjects like science, pati yung something with social studies on teenage pregnancy, parang symposium pero it's video tinate na namin sa video and then pakikita na lang sa mga bata.
So all of this, it's a challenge. We are in the process. Hopefully, we can finish all the videos and IAC materials to be provided to DepEd once they mag-opening ng classes October 5 para maibigay namin sa kanila so that they can use it in one of their subjects. Kulare, mag-something to... Usually, sa science, meron yung, di ba, yung mga... Reproductive health, sir. Oh, yung reproductive system. Yes. So, we have those videos also. Ayun. So, sir, magandang initiative to. Kasi kahit po sa gitna ng pandemya ay isisingit pa rin ang serbisyo. At the same time, maganda po na umpisahan nga sa mga bata, ano, sir, tama ba? Totoo yan. Lalo na doon sa yung magre-regla na. Usually yan, nasa 9-10 na yan. Opo. Isang aga eh, 9 years old, meron ng ano, di ba? Once na nag-regla na yung mga yung bata na yan, nako, mag-uumpisa na yung mabubuntis yan. Kasi once na nag-regla ka na, you're ready for bearing a child or bearing a baby. Opo. At dapat din, sir, syempre, turuan din yung mga lalaki na kailangan din naman ng pagkukontrol. Hindi lang babae yung kailangang mag-asikaso ng sarili nila. Parehas na dapat mag-isip para sa mga ganitong bagay para mapigilan din yung paglobo ng populasyon natin. Tama ka, Trace. Tama kaya. It takes two to tango kasi hindi naman babae lang dapat. Yes, sir. Pati lalaki should be... Hindi naman mabubuntis mag-isa yun. Yes. Totoo yan. Sir, at this point siguro po, meron ba kayong mensahe sa ating audience o nais nyo i-encourage yung ating mga manonood po sa inyong mga programa? Sir, go ahead po. Yes. Una, magpapasalamat muna ako dito sa Laguna program for inviting us dito sa Commission on Population Region 4A to ipakita sa inyo ang aming mga programa. At sana po, lalo na dun sa mga aming mga beneficiaries. Una, yung mga magulang. Be responsible parents. If alam na nyo na hindi nyo kaya magdala pa ng isang bata dito sa mundo, please practice family planning. At alam natin, napakahirap ng buhay ngayon. Doon sa mga kabataan natin. At alam ko, inip na inip kayo. Ngayon, pandemya. At marami tayong naiisip. In fact, dumadoble nga yung mga nabubuntis sa age na 10 to 14. 10 years ago. And now, ang ano ko sa inyo be a responsible adolescent. Wag kayong gagawa ng isang bagay na pagsisisihan nyo later. Finish your studies. Ang importante, makatapos kayo, then makapagtrabaho kayo, and finally, find a good family for yourself. And that's the only time na pwede na kayong makipag-sex pagka kinasal kayo. At ready na hopefully, mag-isip tayo lahat, maging disiplinado. At salamat Grace at kay RJ for inviting us sa Commission on Population and Development dito sa region for a Calabarzon. Thank you so much po, sir, for your time at sa pag-share din ng inyong mga ginagawa sa inyong opisina. Okay, thank you. Magbabalik po ang Dito sa Laguna.
po si Peter Villachica. I'm freshman from South Cotabato. At ang college ko ay College of Human Kinetics, which is HK po. Track and field po. Napakarami po ng ating pinag-usapan ngayong umaga, no? Dadalawang topic pero ang dami at ang haba ng kwentuhan. Una nga po yung pagiging teacher broadcasters ng ilan sa ating mga guro. Nakakatuwa po at matinding sakripisyo din para sa kanila kasi po ibang-iba yung ginagawa sa mga lesson plan kapag face-to-face class at ngayon ang teacher broadcasters na po sila. Kaya sana ay suportahan natin yung kanilang mga gagawing episodes at sana po ay makatulong ito sa ating mga estudyante dahil yun naman po ang hiling talaga ng mga gurong ito na makatulong sa mga estudyante at may pagpatuloy po ng mga estudyante ang kanilang edukasyon. Sa pangalawa naman po nating usapin yung pong populasyon na iniisip lang natin, no? Ay, lumolobo ang populasyon dahil may COVID, dahil nagsistay at home yung mga tao. Pero sa totoo po, napakarami pala ng underlying issues, ang dami-daming pwedeng pag-usapan at dapat i-address ng bawat isa sa atin, hindi lamang gobyerno, hindi lamang yung kung sino yung mga nanay, hindi yung mga tatay, lahat po talaga tayo ay involved dito. So, sana po dun sa ating pinag-usapan, may nakuha kayo na lesson, may nakuha kayo na mga importanteng bagay na dapat tandaan. Lalo po nga, yung para maging responsable po tayong mga adult at yung po mga kabataan, yung mga adolescent, ay maging responsable din po. Ayan, dito na po nagtatapos ang ating episode ngayong umaga. Kung kayo po ay nakatutok pa rin, maraming salamat po. Kung kayo po ay may mga mungkahi, suggestion, reaction, komento, ilagay lamang po yan sa comment section ng ating videos o di kaya ay mag-message kayo sa aming Facebook page. facebook.com/dito sa Laguna. Muli ako po si Grace, magsama-sama tayo sa susunod na Lunes para sa susunod na episode ng Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magkulay na karanasan. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento. Dito sa Laguna!